Subscribe now. Sabi ko na may pakanana naman tong isang to eh. Yun! Nandito na naman tayo sa episode number 7 ng Spot Pinoy. Yan. Maraming salamat. Yun, welcome, welcome. Kung nakakasunod kayo ha, 7 na tayo, 7 episode. Ang bilis, oh, ang bilis. Oo, ang bilis mga Andre. At nakapila na yung ano natin mga Andre, naka-line up na. Oh, oo, yung, o, tignan nyo ha. Pinapakinggan natin ano? Yung mga nire-request ng mga nanonood sa atin kahit pa paano, diba? Oo. Kinukontak na. Yung iba, medyo busy, hindi pa sumasagot. Pero oh, kinukontak na. Oo, baka yung iba ayaw lang kaming pansinin, ganun talaga. Busy, busy mga Andre, no? Busy, busy. Oh, yun, okay. Mark. Di, introduce mo na, Mark, ang ating susunod na ano? Panauhing pandangal. Yun. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon, yung buhay international student. Yan. Ano bang hirap? Ano bang ginawa nila? Paano sila nakarating dito? Ano to ha? Take note, dalawang anak. Dalawang maliit na anak ang dala dito sa Canada. Kaya yun, maganda pag-usapan. Marami tayong makukuha ang idea tsaka aral dito sa episode na to. Kaya introduce na natin. Drum roll! Rice! Yan! Eto na! Tama-tama. Sounds a big time. Gano'n, no? Yon! Yes! Hi, everyone! Kumusta kayong lahat? Yon! Welcome, Joanne! Welcome, Joanne! Meron din pong vlog ang Estrellas family. Makikita niyo doon. Pero hindi masyadong active. Ayan! Estrellas family. Yan. Okay? Follow niyo rin yan. Matututunan niyo, I guess, yung life nila dito as adjusting from coming in through the international student path. Oo. Diba? Tsaka yun nga mga Dre, no, kung gano'ng kahirap. Kasi sabi ko nga talagang pag pinapanood ko yung mag-asawa, talagang ramdam na ramdam ko eh. Ewan ko ba, no? Yung tsaka, hirap ng... Oh. Swerte sila, ano din ah, sila Joanne. Wala pa yung strict guidelines ngayon, yung requirement na dinoble yung funds sa mga international students. So, sige, ano bang kwento nila, Joanne? When did you arrive in Canada, Joanne? Tsaka, ano ang iyong course? I'm taking up Diploma in Business Administration in University of Victoria sa British Columbia. Pero I'm staying right now in Regina, Saskatchewan. So, I'm doing online. Kasi, yes. Online siya dahil naging after pandemic yung nakapasok ako. So, allowed coming to take up a course online outside Canada or inside Canada within any provinces. So, decided... Nagulat ako dun, ha? Okay. Busy. Sabi ko, parang naligaw ako, ha? Oh, di ba? Makakapili ka ng medyo lower cost of living kung gusto mo. Yeah. Actually, yun po yung pinaka-reason why nag-decide ako na mag-reroute. Kasi actually, November 28, 2022, naka-direct kami ng flight to Victoria, BC. But one week before that, nag-decide ako na, pumunta na lang kaya ako sa Regina. Parang niisip ko kasi yung pathway, mas mabilis siguro kasi may mga skills doon na in-demand job like yung hard-to-fill pilot jobs na within 6 months, pwede kang ma-PR. So, yun yung plan. Actually, yun. Mark Regina. Si Mark ba may kinalaman dyan? May kinalaman ba si Mark? Sort of. May pagkaka, nabola kami. Hindi kasi... Parang laid back, galing kami ng Manila, so ayoko nung crowded, ayokong lumaki yung mga bata sa very madaming tao na gusto ko lang yung laid back siya, parang simpleng pamumuhay, which is walang traffic. Kaya nag-decide kami na parang sige, dito na lang tayo. Hindi naman kami kasi mga party goer na tao. Parang out of the blue, parang biglaan na dito tayo. Apo, parang ganun na talaga. Tapos, basta isang linggo lang gago yun. Tungong ganun. Parang hindi lang, parang abrupt lang na change of decision kasi nakapag-plano na din ako nung titirahan namin sa BC.
PC, tumawag na rin ako, tapos nag, tawag dito, nakatingin na ako ng bahay. Eh, ang cost ng bahay doon is 2,900 for 2 bedrooms lang. So, pag 2,900 tapos hindi tayo makakapag-work agad, eh di mauubos yung baon natin. And yung cost of living doon, sobrang taas na. At yung housing crisis na sinasabi that time, kasi after pandemic yon. So, biglang sabi ko, sige, dito na lang tayo sa napapanood natin sa Carino Family. Kasi may mga bahay-bahay siya na pinaano. Talaga ang ano. Nagulat na lang ako yan, nag-message. Sabi niya na ganyan, nag-message na papahanap na lang ng bahay, dito na lang daw mag-i-stay sa ano, Regina. Ayun, hinanapan namin sila ng bahay. Mapapanood niyo sa vlog namin previous mga tingnan niyo si Mark, matulungin talaga 'yan. Kaya yung mga ng Regina may maghahanap ng bahay ninyo. Ayan. Ayan. Inaana, lahat ng mga karamihan na nagtatanong sa akin, 'yan hinahanapan namin ng bahay pag nag-message mga subscriber. 'Yun, pupuntahan namin tapos kakausapin namin, bibidyohan namin tapos i-send namin. Ganun yung ginawa namin kay Joanne. Binidyohan namin, tinid namin sa kanila. Tapos yun, yung down payment, inabunuan yata namin yun, no, Joanne? Oo. Oh, yun. Sabi ko, magpapadala ako sa kanya. Pero sabi niya, wag na, sabi niya, wag na. Ay, nakakahiya po kasi baka sabihin mo scammer ako or what. Diba? Kasi nga, online lang tayo nag-uusap. Pero nag-trust naman siya sa amin. So very powerful talaga yung trust kahit online. At thank you sa YouTube na rin dahil nakilala namin siya. So doon na nag-umpisa ang lahat. Parang, yun? Bali ilang buwan, usap kami bago kami makarating. Four months yata, parang 6 months na planning, mga ganon. So, yun, with the help of Kuya Mark, nakahanap kami ng bahay, napadali lahat, pati dun sa airport, nasundo rin kami, which is very thankful kami dun. Until now, kami maghahanap ng sasakyan. Hanggang sa sasakyan, parang agency pala itong... Hindi, ano? Daig pa! Totoo! So, sinundo namin sa airport, tapos yun, pagka nung nahihirapan sila ng ano, kasi malapit lang dito, kahit malapit lang yung groceries, eh sobrang lamig nung dating nila. Kaya sabi ni Joanne sa akin, sabi niya, Kuya Mark, kailangan na namin ng sasakyan, nahihirapan na rin kami. Ayun, naghanap din kami ng sasakyan. Sinamahan ko rin sila maghanap ng sasakyan. Parang maganda yung ano, yung ginagawa mo, Mark. Parang pwedeng gawing business. Ay, talaga. Hindi na nga naniningil si Mark, ikaw talaga, Rice. Hindi, kumbaga gusto mong ano, 'di ba? Mag-offer ka ng assistance to anybody, 'di ba? Actually, ganyan kaya ako sinabing agency kasi minsan ganyan sakop 'yan sa ginagawa ng agency minsan na nagdadala ng mga international students dito. Susunduin nila sa airport, tutulungan nila maghanap ng bahay, tsaka yung coaching ginagawa nga ni Mark talaga. Paano pala, Joanne, yung pag-a-apply mo? Ano ba, DIY o lumapit ka sa agency? DIY siya, kuya, kasi parang 1 year in planning din. So, sobrang bilis lang. Kasi ang intake na kinuha ko is for September 2022 sana. Mm-hmm. Kaso may mga pangyayaring hindi natin naiwasan. I got pregnant. Yung si Ella. So, nag-email ako sa school na pwede ko bang i-defer for January 2023 intake. Pero bayad ka na nun? Bayad na ako. Okay. Contact ko talaga yung school. Parang from start, talagang ako lang yung nakikicommunicate sa school. Tapos ako yung kumuha mismo ng letter of assistance, acceptance pala. So from the start, nakakuha ako noon. Tapos nagbayad ng tuition fee. Then nakapagpa-medical na din kami lahat-lahat. Kaso nga lang, nabuntis ako that time. So pinending ko na, dinifer ko ng 4 months para maano ko yung... sa bunso namin. Kasi sabi nila, iwan na lang daw namin. Kasi nga, sabi ko, hindi pwede. Bagong panganak ako, tapos iiwan ko siya. Diba? Dapat dito muna pinanganak. Isa din yun na sinasabi. Sabi ko, hindi ko kasi alam yung history ko, baka magkaroon ng complication kung ipanganak ko din. Wala rin insurance that time. Kasi ayun, sa bagay, sa'yo. May mga issue
medical fees. Insurance, ikaw ang magbabayad lahat. Eh, mas mahal naman. Oo, so, nga naman. Pagka doon lahat nung ano namin, baon namin. Buti sana kung mapipier kayo lahat, no? Pagkalabas ng bata. Kung ganun lang, edi go na talaga. So na delay pa rin, may mga delays. Pero after nung na-process ko lahat yung papers, yan sir. Na-process ko yung papers namin, kumuha agad ako ng birth cert ni Ella, passport. Actually, 20 days old si Ella noon, that time. Pina-passport ko na, tapos nag-medical na kami upfront. And then, tuloy-tuloy na yon, biometrics. Tapos, labas talaga lahat ng pera that time. Pero sabi ko, bahala na, siguro ma-approve naman tayo nito. Kasi after nung August ng 2022, na send ko na yung application namin. And with that 13 days, dumating yung approval namin. Wow! And the rest is history! Pero masasuggest mo ba na, I mean, gano'n ba naging kahirap o madali yung pagdi-DIY na pwede bang gawin ng kahit na sino na gusto magpunta sa Canada? Kahit zero knowledge? Siguro kuya, masasuggest ko kung very eager sila. Kasi nga, isang taon ko din pinag-aralan yun eh. Para everyday akong nagbabasa, may pinasukan akong mga group page. Tapos binabasa ako dun sa mismong site ng Canada na ganito ang ginagawa. Nagtatry din ako ng score kasi ayoko din talagang maging student dahil napakabigat mo gagastusin, di ba? So, ayun. Bale, everyday akong nagpurpursige na magbasa. Kaya nasa tao na din siguro kung talagang dream mo talaga na i-DIY or mag-ask ng help sa mga agencies. Pero ang bottom line pa din noon is yung visa officer pa din naman ang magde-decide eh. Sabagay, oh. Pero ano, try kayo mag-ano, mapumunta sa agency. Pero nag-try kayo pumunta na agency? No. Ano? Oo. Kasi nga, may mga friends ako na nag-agency, tapos nauna na silang nagpasa sa amin. Pero nakailang take na sila. Until now, hindi pa rin sila approve. So sabi ko, swertihan lang din siguro. And yung way ng agency kasi, ikaw, isasubmit mo yung documents mo, tapos sila nang bahala. Ako parang, hindi ako kampante ng ganun na iniisip ko, ala, may update na kaya. So parang mas lalang ma-stress. So kaya ang iniisip ko, ako na lang kaya. Kasi nga, gusto ko ako yung first hand na maka-experience kung ano kahirap. Tapos, galing din naman sa amin lahat yung papers. So, parang... Papasa mo lang, no? Diba? Oo. Sabi ko, kung hindi man ako pumasa dito ng DIY, edi pagpahingahin muna natin ng ilang taon, tapos DIY ulit. Kasi never kong naisip talagang mag-agency. Sorry po. Tsaka mahal din, no? I think... Mahal. Nasa agency. Before 60 yata, 60K, no? May nagsabi sa akin, 60K. Per person yun. Per person, yeah. 60K? Ano 60K? Pesos. Mo 60,000 pesos. Ano scam na naman to? Pero mahal, di ba? Malaking pera, 60,000 pesos per person, ha? Parang plane ticket mo na lang yun. Pero Ella, hindi, nga pala, hindi mo naranasan. Kasi pag may independent ka, yung asawa mo, yung anak mo, so the additional fee, parang ganun. Pag under agency ka. Ganun yung ginawa nung pinsan actually ni Daryl. So, kasi nga, super busy sila, wala silang time na mag-ayos ng papers nila, nagbayad sila sa agency, parang total of 150 for the three of them lang. Oo. So, grabe din, ano? Sinasabi nila, mag-agency ka kasi kakapanganak mo lang, hindi mo naman kaya yan eh, baka may postpartum ka. Yun yung mga feed na naririnig ko, which is actually my point naman din. Sabi ko, pero bago kasi ako manganak, na-ready ko na yung mga documents eh. Parang matilapan ko na lahat. Talagang papers lang nung bunso namin yung hinihintay ko. Then, one click away, masasend na namin. So, ayun, sabi ko, very confident naman ako. Siguro, bahala na kung para sa amin talaga na pumasa, di ba? Why not? Kasi nakakuha naman ako ng LOA with my own, sabi ko. So, hindi ko naman siguro, hindi naman ako siguro mag-ano dito. Kaya yun, ang ginawa ko lang talaga, inulit-ulit ko lang yung mga
pagsasubmit. Tapos, bale, bago ko i-submit yon, dalawang araw na hindi ako natulog. Double checking, oh, double checking. Ganyan kasi mga babae, lalo na mga nanay, talagang meticulous. Yung anxiety, kuya, napakataas na parang, hala, baka may na-miss ako. Parang inisa-isa ko talaga. Tapos si Daryl, pinapa-double check ko sa kanya na ganito, okay naman. Ganun lang siya, pero parang lagi akong kinakabahan. So, dalawang araw talagang sumakit yung ulo ko. Tapos, nung na-send ko na, dun na naman lalong mas tumaas yung anxiety mo. Kasi nga, di ba? Sabi oh, kasi, yung kakaantay. Mga ilang weeks yun eh. Mga 13 weeks bago mo makuha yung approval na yun. So, oo. Pinagdarasal ko na lang na siguro, sana naman kahit isang buwan, parang ganun. So, nagduwina din ako with the power of prayers. Pumunta sa mga simbahan. Actually, ganun ang ginawa namin noon. Which is totoo naman feeling ko as a Roman Catholic. So, yun na. Then, ayun, after 13 days, approve agad. Pero alam ko na... Oo, yung 13 days na yun, tapos yung pag, yun pa lang ang umpisa ng journey to Canada talaga. Oo. Kasi hindi pa kami nakakaland. So, parang sa iniisip ko, sabi ko kay Daryl, oh Daryl, approve na tayo. So, paano na yan? May susunod na naman tayong struggles pagdating dyan. Paano yung bahay? Paano yung work? Diba? Parang anong strategy natin? So, yun, nag-decide na kami na walang sisihan ha pag ano nangyari sa atin sa Canada. Yun yung isang bagay pag pupunta ka ng Canada as a student na wala kang contact, diba? Wala kang kakilala, parang ganun. Apo. Actually, may mga relatives kami sa Toronto. Kapatid ni Daryl mismo nandun. Pero hindi namin piniling mag-Toronto. Dahil? Dito. Dahil, yun nga, sabi ko, gusto ko bumukod tayo ng kusa natin at may experience talaga natin yung sinasabing Buhay Canada. Kasi pag nandun ka na, syempre, mapapamper din kami katulad sa Pilipinas na comfort zone. Parang sabagay. So, may experience talaga yung hirap na sinasabi na napapanood lang namin sa mga vloggers. So, sabi ko, risk taker tayo. So, go na tayo sa Saskatchewan. Ayan. Talaga mas pinili yung pahirapan yung sarili. Ganun ba? Ako, paano yung pagbabudget ninyo? Alam mo naman, ang issue sa mga marami ding mga dumarating na estudyante, minsan show money lang ang show money nga ba, Ella? Show money, show money o talagang sapat? Pera? Kailangan may pera ka. Hindi siya show money, need talaga ng exact money from the bank. So, ang ginawa namin is, may nakapondo kami for a year or 2 years na pera. Kasi nga, alam namin na, hindi naman. At saka, alam ni Kuya Mark na natenga kami ng 2 months na walang work. Then, sabi niya, ang mahal ng apartment niyo. Sabi niya, mahal na ba yun, kuya? Eh, mas mahal yata sa ano eh, busy. Sabi ko, sige, okay lang yun, kuya. Sabi ko, basta malapit kami sa'yo. Sabi ko. At least sabagay, at least kung somehow may idea kayo na mas mahal nga yun sa iba eh, di ba? Yung ganun. Opo. Parang dun ko lang kinompare. Hindi ko na siya kinocompare na yung sinasabi ng mga taga-Regina na sobrang mahal dito. Kasi nga, ang nasa isip ko talaga eh, naka-budget kami for Victoria eh. Trinim down ko lang talaga yung cost of living namin nung nagpunta kami ng Saskatchewan, which is tamang-tama lang din nung nagka-work kami, mga ganon. So, kailangan talaga ng may extra funds pagbabayad ng tuition for a year. Kasi nga, ngayon na-experience namin, di ba, 2 months na wala kaming work. So, nakukuha yung mga dala namin, baon namin. Tsaka yung bills, nagre-run yung bills eh. Kahit So, yung anxiety na naman ni Daryl na, ala, wala na akong work. Baka hindi tayo makabayad ng ano, sabi ko. May sapat ka pa naman, Daryl, pero pag yan, wala na, bahala ka na, mamamalimos ka na sa Canada, sabi ko. Pero, ayun, with the help naman ng prayers and everything na napaghandaan talaga kung paano i-budget yung pera. And yung mga bata is, hindi naman sila, ano, wala pa naman masyadong gastos. So, technically, dalawa lang kami ni Daryl. Ang mahirap lang talaga yung rent at saka yung mga bills po. So, yun lang yung nagdadagdags dun sa expenses.
Then, preparation talaga, no? Sobrang laking tulong na pwede silang maghanap ng apartment kahit saan dahil nga from home yung school ni Joanne. Grabe. Sobrang kasi mas mahirap kung nasa busy kayo, di ba? No, pas- kasi nga yung talaga bubutasan yung bulsa mo eh. Sipin mo yung apartment 2-9. Sabi nila magkano yung nakuha nila apartment sa pagkano nakuha mo, Mark? 1,600. Yung medyo pandemic na dito yun, 1,600. Oo, di. Kita mo yung 1,300 na mark, di ba? Anong apartment? Ano? Ilang bedroom? Two bedrooms. Oh, tapos okay. Nakaano na yung laundry, nandun na siya. Yung laundry, maganda kasi bagong apartment, nandun na yung laundry, tapos maganda yung community. Talagang ano talaga, high-end apartment. Oo, kaya may kamahalan. Mahal pa yung para sa ano. Ano muna yan, pansamantagal. Pagka nakaano pa yung konti, lipat ng ibang ano. Kasi nung time na yun, walang makita eh. No. Wala pa talaga kaming makita na ano na mura. Talagang although may offer naman nun, di ba kuya, yung 1K, pero sabi ko, siguro doon na lang kami sa mas komportable muna mga bata. Oo, kasi nga, ang liit ni Ella, 6 months siya nun, nung dinala namin dito. So, iniisip ko, kaya pa naman namin sigurong i-max out yung baon namin that time. So, yun, natiis namin ng isang taon. How soon? Bago kayo nakakuha ng work naman? Oh, okay, after po nung pagkalan namin ng November, December, by January po, nagkaroon ako ng work. Oh, wow. Pero ito naman ang struggle again. Outside Regina siya. Kasi outside Regina, so mga 30 minutes drive from Regina. Okay. At yun ay Teams. Nakakatawa, may Teams malapit sa amin, pero ang nakakuha namin. Sa Team Hortol to. Yun yung naging struggle namin na parang sabi ko, igagrab ko ba to? Kasi nga, yung gas, yung... May sasakyan na kayo noon. Yung unang sasakyan nyo. Si Rudolph. Ayun, so yun... Tinatsaga namin yun na ano, pero sabi ko, hala, tumataas yung ano, kilometers nito, baka bumigay, sabi ko. Pero nagtagal lang ako doon ng 1 month dahil nakahanap naman si Daryl ng malapit lang, walking distance, which is yung value. Na sabi niya, dito na lang tayo. Sige, sabi ko, kung kaya naman ng daily expenses natin, di ba? Why not? Sabi ko, kasi yung sasahurin mo lang naman, hindi siya makakatulong sa mga makakapag-save ka. Kaya recommended talaga a year na meron kang pang-tuition. So, yun lang daily expenses sa bills. Actually, kulang pa din. Kasi nga, ano lang naman yung work ni Daryl that time eh. Parang 14 lang per hour. Hindi pa siya full time. Parang 5 days lang. Tapos tagsi 6 hours. So sabi ko, para lang yun sa mga bills lang. Oo. So naglalabas pa rin po kami ng pera. Yung pera galing sa savings. Sa baon. So ganun yun kahirap siguro. Pero feeling ko talaga, kailangan mo ng budget. Kailangan mo ng budget talagang... Tsaka yun nga, no, emotionally prepared, di ba? Tsaka yung financially talaga, no? Hindi po pwede yung, ano ka dito, yung proof of funds lang talaga na wala ka dalang pera. Tapos wala pa kayong masyadong mag-anak dito, tapos yung mga bills, di ba? Siyempre, kakainin nyo, yung titirahan nyo. Kailangan talaga ng pera, hindi pwedeng pupunta ng walang pera. Correct. Yan lang, actually, matuturing na scam yan, panuloko ng mga agencies na nagsasabi dun sa mga ina-attract nilang estudyante na hindi, kahit ano lang, ito lang dali nyo, palipat lang muna kayo ng pondo, pakita nyo na ano. Tapos mababawi daw pagdating nyo dun. Hindi ganun. May dahilan bakit may require na amount. Tapos, sasabihin, 'di ba? Magkatrabaho ko doon, mababawi mo agad yung tuition. Hindi mangyayari. Na ngayon ang ano, yung Canada, mahirap ganito ganyan ang problema eh, hindi niyo rin sinunod kasi yung hinihingi, 'di ba? Kaya nagkaroon nga ng loopholes
ngayon, 'di ba? Kaya tinaasan na nila yung cost of living, yung proof of funds na need kasi nga dahil nga ang dami lang nagpe-present ng oh ganito ang pera mo dapat, parang ganito tapos nagtatrabaho sila, hindi na nila na ano yung schooling which is umabagtak sila. Pinabayaan so, na schooling. So parang pumunta lang sila para mag-work. Correct. Dito sa Canada, which is ang kailangan mo kaya ka nga student dahil para mag-aral din. Kaya nasinip yun siguro ng mga immigration officers. Kaya mas mahigpit na ngayon. Oo, kaya na-affected na yung mga nangangarap na pumunta ng Canada talaga. Correct. Ang daming nadamay, no? Mm-mm. Ang tanong, gaano kahirap mag-aral dito sa Canada? Nang may dalawang anak? Nang may dalawang anak na maliit. Gaano kahirap? Siguro sa time. Kaya ang ginawa namin is, si Daryl, nag-work siya ng hapon. Ako sa umaga. Para yung pag-aalaga sa anak. Hindi namin makompromise na mag-daycare pa. Makakatipin. Pero pagdating ni Daryl ng gabi, dun pa lang ako mag-start mag-aral. So, bali ang tulog ko is, mga alas dos na ng madaling araw. Which is, nasanay na din ako. At saka, may times na off ko naman, doon talaga ako bumabawi. Kasi parang module naman yung online. So sabi na nila, kaya mo pa ba magbasa? Sabi nila ng madaling araw. Sabi ko, parang sanayan lang kasi. Ayoko din naman bumagsak. Diba? Babagsak ako. Oo, masayang lahat. Oo, wala. Masasayang lahat. So nasa kamay ko na lang din lahat kung paano i-manage yung time namin. Tapos si Ella is breastfeeding pa. So, bale, napakahirap. Kasi pag meron kaming Zoom meeting, kailangan kong umalis muna kasi nga naiiyak yung bata. Si Daryl nasa work naman. So, talagang sabi ko, nagme-message na lang ako sa prof ko na pwede po bang ganito-ganito na lang. Which is very understandable naman sila. And humahabol na lang ako sa mga assignments. Alam mo, same kami ng situation. Hindi ko pa actually na-share kasi nag-aral din ako eh. Sa bahay din ako, sa bahay ko rin tinapos yung course ko. It was around the pandemic. Buntis din ako, nanganak ako, nag-aaral ako, at may part-time work pa ako. Hindi na talaga sabihin. Breastfeeding din ang anak ko. Nag-school ako, buti na lang nga pinapayaga kami na nakapatay yung video. Camera. Feed ako habang nakikinig. Buti, hindi mo nakalimutan, Ina. Nakalimutan mo, nakalive pa yung camera mo. Nakapatay ba to? Naku po. Bigyan ma-viral tayo ng hindi oras. Hindi, yung kagandahan dito naman, yung totoo, napaka-open-minded nila, di ba? Ng mga professor. No? Tsaka, mga ano pala ito, mga Wonder Woman pala itong kasama natin dito. Swerte kami na nasa bahay kami. Pero mahirap pa din siya. Pero, you're doing your motherly duties while thinking, alam mo yun, basta, nakaka- Pero may balita ako ngayon eh. May balita ako, Joanne. Parang ano 'yung nagpapayaman ka daw eh. Tatlo daw ang trabaho mo. Totoo ba 'yon? Actually, yes. Baling ngayon kasi sabay-sabay silang dumating. Then, magaling 'yan, teka lang ha. Magaling 'to mag-apply. Lahat natatanggap. Anong strategy mo? Ano ba 'yung tinanggap? Ang dami ng hirapang maghanap ng trabaho. Si Johan, magaling. Siya. Pag siguro, nag-apply siya, natatanggap talaga siya kagad. Yun din yung napansin ko nga. Bale, itong isang work, dapat si Daryl sana ang gusto kong makapasok. Pero ang ginawa ko kasi, backup plan lang ako in case hindi pumasok si Daryl. Ikaw? Sabi ko, which is, nung nareceive ko yung email na congratulations, bittersweet ako kasi nga hindi nakakuha si Daryl ng email about that. So, nag-iisip na ako, malapit lang to sa bahay. Tapos may possibility na bigyan kami ng papers. Kasi nga, nagbibigay sila talaga, which is true naman. So, sabi ko, pag hindi natuloy yung papers namin sa work ni Daryl, may fall off ako na. Etong work na to, pwede akong... Maganda sana kung... okay, oo. Apo. Tapos yung isang job naman, sumabay din, which is yung supervisor position. Isang bubble milk tea, something. Tapos mataas naman yung offer niya. Then sabi niya, I can meddle the schedule naman. So sabi ko, why not give chance?
Pero iniisip ko na talaga, paano kaya yung scheduling namin? Mm-hmm. Tapos isa rin akong talagang first love na job ko is yung sa Rona Plus, which is the retail company na hinahandle ko yung Facebook page. Tapos customer service din ako din. Nag-work din ako sa cash office. Mm-mm. So, technically, tatlo nga. Pero napakiusapan ko lahat nung boss ko na, boss, pwede bang 3 days lang ako dito pumasok, tapos the other day is papasok ako dito. So, parang sa isang araw, 2 jobs ako, pero hindi siya full-time. Bale, so sa umaga is 7 to 11 ako sa isang job, then hapon is 5:30 to 10:30. Parang ganun. Paano ba yung school? Ang hirap, school, mga bata! Paano super yun? Superwoman yan. Saan super mo sinisingit yung school naman? Parang octopus ka, ilan baka may mo? Medyo ka dabi. Babae, tandaan nyo, kaya ng babae yan. Kaya ng babae. Superwoman, galing yan. Binigyan ko naman ng ultimatum yung sarili ko na pag hindi ko na kaya, well, bibitawan ko na. Pero nag-e-enjoy ako that this time. And ay, ito nga, nakakapag... out of town pa ngayon dahil na-book off ko naman yung mga schedule ko. So, ayun, ngayong wala akong pasok sa mga yon, ngayon ko gagawin lahat ng assignments, readings, everything. Pero, ayun nga, kung may responsibilities ka sa work, on call ka pa din, ikaw yung tatanungin. So, may sort of parang ano ka pa din, nag-work ka pa din. Teka nga, yung school mo, does it require you to be online at certain hours? Paano mo binabalansin yun? Or flexible siya na may bubuksan ka lang video yung oras mo? Flexible yung so kaya kong manipulahin yung time ko, parang 3 hours mag-aaral ako, then 3 to 5 hours pwede akong mag-work. Tapos yung kids, ganon. Ang galing lang ng program nila, no? Ang galing. Actually, binababalik na nga ako sa BC. Sabi nila, you must go to face-to-face na. Sabi ko naman, hindi muna. Kasi actually, yung first year ko, hindi naman siya counted na mababawas sa PGWP ko. So, may 50% ako na pwedeng mag-online pa din. So, ayun. So, hoping na makakuha ng postgraduate work permit after graduation. Ibig sabihin, kailangan mo pa rin magpunta sa BC in due time? Hindi na, kuya. Kasi gagraduate na ako this April. Okay. That's good. Wow! That's good. Wow. Isipin mo. Pero, ilang araw ka nagtatrabaho? 5 araw o 7 araw? Sa isang linggo? Parang 7 araw, pero yung mga araw na yun is... may 4 hours, mga ganon. May 8 hours. So parang nasasabi lang talaga na maraming work kasi nga 3 companies. Pero yung mga time niya, maiikli lang. Ilang yung mga time. Pero may time na kahit off ko, tatawagan ako, oy, may event tayo dito sa ganito. So, pero mahirap pa rin. Kahit maiksi yung oras, kasi imagine ha, nanay. Wala kang pahinga. Estudyante. Basically. Trabaho, di ba? Opo. Parang ganun nga, wala ngang pahinga. Sabi pa nila doon, natutulog ka pa ba? Sabi may nalala ako pelikula yan eh. Yung walang pahinga. Pero sana Roses. Ang babae walang pahinga. Rice, ikaw talaga. Pero ano yan, magaling. Superwoman nga yan si Johan. Hindi ako. Eh, grabe, yeah, no? Mausay. So, yung husband mo, ang nagbabantay mainly sa kids muna? Hindi, may full-time yan. May full-time din yung asawa. At saka, ano rin daw, talagang magaling din si Daryl talaga. Oo, no? Full-time. So, kasi ganun siya ka-supportive. Grabe, ang hirap na i-juggle nila both their jobs plus taking care of the kids. Oo. Wow. Hindi sila nagde-daycare, mga Andre, ha? Take note, hindi sila nagde-daycare, oo. Hindi, yun yung sabi ko sa kanila. Yun yung pinayo ko sa kanila. Pag maghahanap kayo ng trabaho, kailangan magkaiba kayo ng schedule. Yun ang ano talaga. Para hindi na take it. Very lucky lang din kami kasi nga yung time namin na kaya namin i-manage na may pang umaga, pang hapon. Hindi pwedeng sabay. Kung magkakaroon man ng lapse,
Kasi lumipat kami sa bahay ng friend din namin, which is nasa basement na kami. So sabi nila, o sige, pag may lapse naman, pwede naman naming tignan yung mga kids, mga one hour ganon. So pag si Daryl umalis ng 5, tapos ang uwi ko is 6 ng gabi, ayun, andun ako ng 6. Titignan lang nila yung bata ng isang oras. So thankful din ako sa mga friends ko na yun, which is technically my landlady and landlord. Ayun. Eh ngayon, are you liking Canada? Finally, malapit ka na gumraduate. Congratulations. What's next? How are you guys liking Canada compared to your life back in the Philippines? Siyempre yung... Teka lang, bago ka sumagot. Okay. Wala ka yung buhay mo sa Pilipinas. Sige. Hindi, kasi... Imagine mga dreno, hindi naman mura talaga maging ano eh, 'di ba? Magkumuha ng study permit bago ka makarating ng Canada, yung iba nagsasabi dapat may 1M ka, yung kakilala namin ganun yung sabi niya. Maliit so, pa 'yun. Kita mo maliit pa 'yun mga dreno. So ibig sabihin pag may ganun kang halaga, somehow maganda yung buhay mo sa Pilipinas, hindi ganun kabigat, 'di ba, nakatulad ng iba. So baka si Joanne, yaya. Ay, ay tubig. De, kwento mo, Joanne, kung ano yung trabaho niyong dalawa ni Daryl at paano niyo naipon yung pera? Bago kayo nag-Canada, anong meron kayo sa Pilipinas, di ba? Mm-hmm. Paatras tayo, mga Dre, ha? Paatras naman tayo, balik tayo. Okay. Ang work namin sa Philippines is parang sa IT company na nag-o-online kami ng mga documents from US and Canada. Parang Google siya, pero ang website niya is for lawyers and attorney, lawyers and doctors na ginagamit sa court yung mga documents na yon. Actually, halimbawa kung may kaso si Kuya Mark today, makikita namin yon. Yun yung ilalagay namin sa online. Parang kami yung nagkiki dun sa... Parang nag-archive? Ganun? Opo, parang ganun. Tapos, ayun, so, matagal na rin kami kasi sa company na yun si Daryl. 11 years or 13 years na. Ganon. Then, may napundar na rin kami. May condo, may sasakyan. At saka... Maganda rin buhay nyo talaga sa Pilipinas. Tutusin mo, at saka... Parang meron siyang gustong kayamanan na i-share pa. Hindi yung masyot na treasure. Wala. Yun lang, parang nasa comfort zone kasi kami that time eh. Hindi namin iniisip na mag-Canada nung kami pa lang. Kami pa lang, I mean, is wala pa kaming mga anak. So parang technically, nagkaroon lang kami ng idea na mag-Canada dahil nandito yung ate ni Daryl, nakikita ko yung benefits ng health, yung pag-aaral, which is free naman daw, parang ganun. And gusto ko rin magkaroon ng mga bata ng international, nag-aaral sila sa international school, na iniisip ko, pag yung ipon namin, gagamitin namin dito sa Pilipinas, parang hindi kami magre-retire ng maaga. Alam mo yon yung parang, gusto namin pag-aralin sila sa magagandang school dito sa Pilipinas, pero syempre, kailangan mong... Ang mahal. Sobrang tumataas na talaga. So, doon nag-start yung journey namin na sabi ko, sige, total, kung sakali naman na pala rin tayo, para sa mga bata na lang. Kailangan natin isugal, di ba? Yeah. So, ayun, doon na nag-umpisa yung journey na ganito. Dapat makaipon tayo ng ano. Hindi kami nagpakasal sa church, so technically naipon namin, which is nag civil wedding lang kami. Alam mo, dapat yun din ginawa. Laking tipid, diba? Laking tipid, no? Magandang advice. Pag binabalikan ko, dahil alam ko na na mag-Canada ako, gumastos pa kami ng kasal na... Ilang million yun sa'yo, ano? Ilang million? Ay, nako. Totoo yan. Pakinggan nyo yung advice na yan sa mga ikakasal pa lang. Huwag na kayo, mag-civil na lang kayo. Baonin nyo na lang yan. doon rin nag-umpisa yun. So, yung savings for the wedding, parang hindi na namin ginastos. Sa bagay.
kung magpapakasal ka ng bongga sa Pilipinas, mahina ang kalahating milyon. Oo, mahina ang kalahating milyon doon. Tsaka sayang, di ba? Kalikati sa ano lang eh. Sayang pira. Totoo. Oo, di ba? Ayoko nang isipin. So, ayoko na naisip yun ah. Sayang din ano. Anyway, okay, go ahead. And now, okay naman, mukhang, do you think you made the right decision? Although it's still too early naman eh, maaga pa para. Maaga pa so para far, sa okay pa naman. So far, we're still dealing with struggles naman every day kasi nga 'di ba how to juggle time. Gusto ko rin magkaroon ng more time sa mga anak ko. Parang ganoon kasi bata pa sila, foundation nila dapat laging kasama ang nanay, which is kabaliktaran sa amin ni Daryl kasi mostly si Daryl ang kasama kasi one job lang siya. Eh. Oo, pero 'yun, nagkakaroon din kami ng time para magkaroon ng bonding kasi gusto kong maalala ng mga anak ko na nagpunta sila ng Canada para hindi lang mag-work yung mga magulang nila. Nagpunta sila ng Canada para dito mag-build at mag, in the future, mag-thank you sila dahil at least hindi na sila katulad namin na nahihirapan mag, sa struggles ng Canada. May parang nagtratrabaho kami para sa maganda nilang future. Yeah. So far, we're liking Canada naman. Kasi si Kayden, tinanong ko, okay din, paano yan? Hindi ka pa PR. Let's go back to the Philippines. Sabi ko, to sabi niya, no, I don't want to go back to the Philippines. Sabi ko, paano mo nalaman yan? Magbabakasyon lang tayo. No, I don't want. Sabi niya, 4 years old nun siya that time. So, sabi ko, yung anak ko, nag-e-enjoy na siya. Which is, ang thinking niya is, masaya ang Canada. At ayoko naman pasukan siya ng negative vibes na may ano siya, mga negative. So, pinapakita talaga namin na ang Canada is parang balance lang. Work-life balance. So, ayun. Wala naman pa rin regrets. Kasi dito kami nakakuha ng maraming kaibigan. Ayun, yung grupo namin nila Kuya Mark. Yeah. Every day, every month. Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, walang regrets ha? Wala naman, kuya. Kasi hindi lang naman ako yung makakaranas nun. Maraming nakaranas, pero nasasabi naman nila at the end of the day na, ay, nakasurvive ako ng isang araw ulit. Tsaka yun nga, definitely mababago yung kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, di ba? Parang due time. Sa una lang naman yan, sa una. Totoo. Sa una lang naman ang hirap, ganyan. Hanggang sa huli. Ayun nga, kung hanggang sa huli yan, edi... Huwag naman lang guys sa uli, pamilya. Ay, hindi. Wow, mababago yan. Parang kami, di ba? So, sabi pa ng mga iba na, nandito na kayo, huwag na kayong uuwi ng Pilipinas. Parang ganun. Kasi may times din naman na may down moments ako, sinasabi nila, kumusta na yung papers nyo, parang ganito. Sabi ko, on process pa rin eh. Sabi ko, alam ko yung mga plans ko na talagang within 6 months, target ko dapat ma-PR kami kasi Saskatchewan. Nakapagpasa na ng ano? Ng papel nasa, si Yarel. Nasa process pa ng papers from the employer part ng job approval letter. So may 3 steps pa siya. Pero still working on it. Hopefully this month mapasa na namin kasi isa na ako sa tumutulong din sa company nila Daryl para ma-push through 'yon dahil ayun nga, may mga confidential documents na hindi nila ayaw nilang ipagalaw sa mga third parties. So, ayun, nag-trust naman sila sa akin na i-process na. Kaya ikaw na lang. Oo. So far talaga umaasa ako doon. Yan, Hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa. Mawawala ng pag-asa. Ito, may picture pa ako ditong isa nila eh. Oh, ayan! Ano yan? Ang kwento niyan is ano sila, subscriber nila Kuya Mark na naging subscriber din namin. Aba? Which is, in giving back, in return, sabi ko kay Kuya Mark, paano kita mababayaran sa lahat ng help mo sa akin? Sabi niya, paano yun? Ipass, ano mo? Pay it forward. Pay it forward, sabi niya. Bayaran ng Mark Carino. Sige, hanapan ko din sila kuya ng matitirhan, parang ganon. Kumonek sila sa akin na okay ba to? Tinignan rin namin yung community. Malapit ba to sa school? So doon nag-umpisa rin na parang, ayun, na pay it forward ko din sa mga iba pa naming
mga naging friends na rin dito. Yeah. Kasi sabi niya, huwag mo akong babayaran, sabi niya. Oy, kasi, ito yung Andrea, one good deed, ha? Malaking bagay yung ginagawa nila, Marka. Yung you volunteer to inspect houses na titirhan nyo. Kasi may mga nasa scam. Di ba yung sa Facebook yung naghahanap? Hindi nyo kakilala, pinopost yung bahay, parang ang ganda. Pinapakitaan ng video, oy, ang ganda. Magbabayad na, nagbayad na pagdating ng pera. Hindi, di ba? Hindi pala. Panghihingi ng down payment ko, no? Tapos, pag nag-down na kayo, wala na. Goodbye tapos na. Correct. Ang dami nagsascam. Pero, syempre, trust is very important, sabi nga ni Joan kanina. Trustworthy. Pagkakatiwalaan nyo ba yung isura ni Mark? Kayo na bahala. Si brother, ang tawag ko natin ngayon, si Brother Mark. Brother Mark Bilarde. Hindi, sabi ko kasi, yung mga tinutulungan, mga, sabi ko yun na nga, tinutulungan natin ang mga papunta dito sa Regina. Sabi ko sa kanila, eh, misa magbabayad sila, di ba? Magkano yung P, Mark, sabi niya ganon. Sabi ko, hindi. Pag kayo nakasettle na dito sa Canada, tumulong na rin kayo sa mga parating na bago. Yun na lang ang gawin nyo, sabi ko ganon. Yun, ganon lang. Para at least, di ba? Nagsimula din ako sa ano eh, sa wala rin dito, dumating din ako dito. Tapos may tumulong din kasi sa akin. Yeah. Yun. Kaya ginigib lang, back lang ganun. Oh, patunay yan ha, yung story ni Mark saka ni Joan, patunay yan na hindi lahat ng Pilipino, although meron, hindi lahat ng mga Pilipino sa Canada toxic. Kasi may mga reklamo din eh, 'di ba? Meron ako mas marami for me in my experience din ng willing naman to help. Mas marami yung may mabuting loob. Totoo. Parang ano yan, mga Dre, no? Kumbaga, may basher din talaga eh. Sa totoong buhay eh. Oo. Pero out of 10 na bashers, one lang naman yung bashers eh. Yeah. Or when, on the basis. Maingay lang yung mga yun. Maiingay lang din, ano? Totoo. Okay lang yun. Hi, okay. Ano guys, meron pa ba kayong ano? We have ano pa? Okay. Yun, any word of encouragement sa mga masasabi especially mo. Ngayon, no? Ang hirap na mag-apply ngayon ng ano, ng study permit, di ba? Oo, at saka ngayon, hindi na pwede. Na nga nila yung ano, yung show money. Hindi show money, mga Dre, ha? Maliban doon, hindi na pinapayagan magdala ng asawa, yung mag-asawa. Yun, oo. Unless isa pa yun. Your course. Mahirap. Oo, maliban na lang kung doctorate at master's degree. Kasi wala nang mas mabigat. Kasi nga wala ka ng katulong maghanap buhay. Totoo. Correct. And nag-increase na rin ang mga tuition fee ngayon. Mm-hmm. So, ayun. At ang enrollment ng mga master's at doctorate's degree, hindi po siya katulad ng mga ibang ordinary courses. Ha? Kailangan maganda ang performance mo, meron ka ng pinag-graduatean sa iyong pinanggalingan. Dapat meron ka mga letters of recommendation from like your professors, etc., your co-workers. Mas mahal din ang tuition ng mga yan. So, talagang ibang level po yung ganyang kurso. Pero doon parang nila kayong dapat siya mas marami estudyanteng dumarating from ano? From India. Oh, marami India. Especially kasi ano sa kanila eh. Magaling sabi sila. Sabi nung katrabaho ko, sabi nung mga katrabaho ko na ano, na mga Indian national, parang meron daw yan na ano eh, yung parang sa isang probinsya, parang may pupunta daw doon at mag-recruit. Oo, oh, mag-ano, gano'n. Oh. Oh, kaya maraming ano, na kukuha sila. Sabi nung kaibigan ko, kuya, nung insa siyang Indian, sabi ko, paano ka nag-apply? Parang may connect ang government nila sa isang agency which is free daw. Oh, yes. Parang ang inaano ng government is madaming makapunta sa Canada. May babayaran ka lang pero yun yung mga application fee. So sabi ko paano naging free ang agency? Alakasan talaga no. Sabi ko sa Pilipinas hindi free ang agency, sabi ko. Oh, sa amin free eh. Nakapag-apply ako, sabi niya. Parang points sa mga agency sa India na ganito, pag may napalipad sila, puntos yun, baka government ang magbabayad sa mga agency doon. Okay. Kaya nagtatanong ko rin yan. Mapapayo mo ba sa mga international student na pumunta pa rin dito sa Canada kahit ganyan na nangyayari? Yung mga solo na lang, ano? Yung mga solo. Oo, mapapayo mo ba yan?
Actually, kung... Ah, hirap kasi mag-fire. Be, ayan nga, mga Andre. No? Kumbaga, naranasan niya kasi yung hirap eh. Imagine, mga Andre, may kasama pa siya sa buhay niya na. Totoo. So, kasi diba? Kung mag-isa ka, tapos parang yung program lang na bachelor's degree ang kukunin mo, tapos ang budget mo lang is ganito, feeling ko struggle. Pag mahina yung loob mo, iisipin mong bumalik ng Pilipinas. No. So, para sa akin, siguro kailangan mong pag-ipunan yung budget. Kasi budget talaga ang pag-uusapan dito, financially talaga, na capable ka. Or kung may mga kamag-anak ka na willing tumulong sa'yo, yun yung dapat mong, yung maasahan mo talaga na hindi lang pag sa umpisa sasabihin na, oh sige, tutulungan ka namin pero pag nandun na. Kasi may mga nababasa ako na, paano po yan, nag-back out po yung tita ko na sponsoran daw ako, ganon-ganon. Eh, approved na sila. Nakapaglabas na rin sila ng pera, which is very ano yun, nakakalungkot, di ba? Kasi namatay na pangarap nila eh. Hindi na sila supportahan. So, papayo ko lang talaga, kung decided ka talaga, dapat hindi lang 100%. 1,000 or infinite yung numbers mo na decided ka na willing kang to take risk, willing kang maglunukin lahat ng pride, mag-start sa zero. Kasi kahit manager ka sa Philippines, pagdating mo dito talaga kung hindi ka sineswerte sa trabaho, mag-umpisa ka sa umpisa, eh yung iipunin mo lang is for your daily expenses. So paano mo maiipon yung tuition mo for the next year kung mag-isa ka lang, di ba? So, kailangan mo talaga ng extra budget. Yun talaga yung pinaka number one na pinupush na namin na sabihin na dapat may budget, hindi pwedeng papel-papel. Hindi na sapat yung lakas lang ng loob. Hindi, okay. Kuya. Student, kailangan talaga ng ganito. Oo. Hindi talaga. Yung gobyerno ng Canada, with the new rules that they impose, clearly, ano talaga gusto nila, yung mga student, eh talagang student primarily. Oo, mag-aral. Kasi nakita na talaga nila na, you know, many are coming in through the student pathway, pero hindi talaga yun yung main agenda nila. Parang golden intention nila. Kaya, ayan, naghihigpit talaga sila. At saka isipin mo, di ba, ang mahal ng tuition fee mo, tapos magtatrabaho ka, bumagsak ka, hindi pinauwi ka din. So parang, anong reason pa bakit ka pa magka-Canada kung hindi ka rin mag-aaral ng maayos? Napanood niyo ba yung ano, yung may napanood ako sa balita niyan, yung isang, sa Toronto yata siya, isang Pilipino na after 3 months pa lang, umuwi na siya ng Pilipinas under study permit. Yun is pagkatapos niyang ibenta yung mga ari-arian niya sa Pilipinas. Bakit daw siya umuwi? Dumating siya dito, tapos nahirapan siya maghanap ng trabaho, na-realize niya na parang kakapusin na yung pera niya, umuwi na siya sa taas ng expenses. So parang, ewan ko na, frustrate siya, biglang nag-decision siya na kesa maubos yata yung pera niya, ginamit niya na lang pambili ng ticket pa uwi ng Pilipinas. 3 months pa lang siya sa Canada, gumastos na siya ng pagkalaki-laki, na ibenta niya na yung ari-arian niya. Tapos, pagdating sa Pilipinas, ang sistema naman, nakapag-isip-isip siya, ngayon humihingi siya ng tulong na baka daw may gustong mag-help sa kanya ng mga kababayan natin, willing daw siyang, ano uli, pagsabay na yung pag-aaral at pagtatrabaho. Ano, alam mo, sa Pinas ka na eh, di ba? Totoo, Nico. Oo, totoo lang. Kaya nga, di ba? Kaya ang ano dyan, hindi niya napagandaan. Pag nagbabala ka talagang pumunta dito sa Canada, mag-isip, pag-isipan mo mabuti talaga kung ano talagang gagawin mo, gusto mo ba talaga. Kasi maraming factors dito, pera, cost of living, homesick, may homesick pa, di ba? Stress, kaya kailangan paghandaan yung mo. Yung ano nga, mga Dre, yung budget nyo, hindi lang dapat pang 3 buwan. Sabi nga ni Johan, mga Dre, no? Dapat pang isang taon. Pang isang taon. Kasi siguro, isa na rin yung yun nga, pangako ng mga agency, mababawi mo yun, pagdating dun, magtrabaho ka lang. Eh, nahirapan maghanap ng trabaho. Kung hindi makahanap agad, di ba? Ayun nga, kuya, may mga naririnig na rin ako na 6 months na sila, wala pa rin work, mga ganun. So sabi nila, paano na lang, parang uutang na lang daw sila. Eh, paano mo mababayaran yun kung uutangin mo pa, tapos wala ka pa rin work until aabot ka ng ilang buwan, di ba? So eh dapat tsagain na nila kahit siguro minimum na lang, no?
Kasi, discarte na lang din siguro. Oo, yun. Doon pumapasok yung huwag ka na muna mamili siguro. Totoo. Naman, Jo, ano? Tim Hortons, di ba? Kinuha yung Joan lahat ng trabaho. Ang matindi pa doon, kung dadating kayo ng winter dito, yun yung mahirap talaga maghanap ng trabaho, yung winter talaga. Kasi, naghahanap kami ng trabaho nila, Joan. Lahat, ina-applyan na namin. Lahat, talagang ano. Talagang nahirapan 2 months bago kami nakakita ng... Tapos sa Indeed pa yun, ha, yung teams ko. Parang nag-message sa akin yung may-ari na sabi niya, gusto mo bang magtrabaho? Pero malayo to. Sabi niya, sabi ko, sige po, para po, ano, magkaroon ako ng experience, Canadian experience. Kasi alam ko, panlalaban ko yun eh, pagdating ng panahon na may experience na ako, di ba? So, yung parang mga... Parang hindi mo naisip. Hindi mo naisip na, 30 minutes lang, malapit lang yan. Ah, yun yung unang inisip ko. Malapit lang yun. Malapit lang yun. Pero nung inisip ko, parang NLEX na to ah. Dadaan ako sa NLEX. Parang Pangasinan na to sa Pilipinas. Totoo, no? Oo. So, ayun. Ang dami na palang tinakbo nung 30 minutes dito sa kanya. Kaya nga, no? Sa atin, 30 minutes kasi kalahati dun traffic eh. Totoo. Ang bilis na nun. Ah, punta akong ano, 30 minutes na ka eh. Lapit lang pala eh. Di ba, 30 minutes. 30 minutes, ang takbo mo, 100. Takbo mo doon. 100 ng takbo ng 30 minutes. Okay. So, yun lang. Well, kung may budget talaga na, talagang technically budget na kaya mong isakripisyo, kaya mong isugal dito sa Canada, pwedeng-pwede naman. Pero hindi lang din naman budget yung factors na magdadala sa'yo sa Canada eh. Kundi lakas ng loob, suporta sa pamilya, at saka yung emotional. Pag emotional ka talaga, darating ka sa time na may isip mo na, ang saya-saya ako sa Pilipinas, bakit ako pumunta ng Canada? Tapos nagaganito lang, naglilinis lang ako ng CR, mga ganun. Kasi part yun eh, di ba? Mm-hmm. So, bakit ka pa nag-Canada kung kukwestiyonin mo lahat yung mga experience na dumarating ngayon sa'yo? Parang tatawanan mo na lang din naman siya at the end of the day, pag nakuha mo na yung goal mo, tatawanan mo na lang din lahat ng experiences kasi sasabihin mo lang, ay, nakayanan ko pala lahat. Yeah. Yan ang mindset, di ba? Yes. Pero tumahan ka pa sa ganun, Joan? Yung nag-doubt ka? Nag-doubt ka sa pinili mo? Sa kinuwento ni Rice. Oo naman, kuya. Nung naglalakad ako dun sa winter, tapos yung pilikmata ko tumitigas, kaya dun ako nag-message. Anong naisip mo? Sabi ko, Daryl, ang lamig-lamig, tapos naglalakad tayo dito sa Pilipinas, may sasakyan tayo. Nag-message siya ko, dyan sa akin. Pinapahirapan natin sarili natin, sabi ko sa kanya. Sabi ko, sige, hanap na tayo ng sasakyan. Nag-doubt na talaga ako noon, kuya, nung umpisa. Umpisa, pero umpisa sabi ko. Tapos nung nakarating na ako, parang umpisa pa lang naman, bakit ako nagre-reklamo eh? Nag-decide tayong dalawa, di ba? Sabi ko. So, tinext ko agad si Kuya Mark. Kuya Mark, parang madaling araw pa yun. Pwede ba tayo maghanap ng sasakyan na parang ano, kahit yung mura lang, basta yung mairaos ako sa winter. Buti hindi ka kinunsinti ni Daryl na, nga, parang mali yung desisyon natin ah. Malapit na rin kuya kasi ang lamig din. Hindi rin siya ano sa lamig talaga. Pero ako kasi okay lang din ako sa lamig. Pero nung yung piligmata ko talaga nung tumigas na hindi maigat. Baka may yelo na eh. Oo, sabi ko talaga, ala, kaloka naman to, sabi ko. Ayun, doon na nag-isip talaga na ano. Pero ayun, sabi nga nila, aalis din yan ng Saskatchewan pag na-PR. Sabi ko, parang hindi na. Mahal na namin ang Saskatchewan. Yan. Palagay mo ba, Joan? Nalampasan mo na ba? Sa palagay mo, nalampasan mo na ba yung pinaka-challenging part ng pagiging buhay estudyante sa Canada? Hindi pa, kuya. Kasi nandun pa ako sa mga 70%. Siguro pag tapos ng December na makikita ko na parang medyo gumaan-gaan na or nakasubmit na kami nung... Kasi ang isang iniisip ko talaga ngayon, ang priority ko is yung papel ni Daryl. Which is nagme-medal siya sa utak ko na aral tapos, di ba, kasi pinaprocess namin siya. So, andun pa rin ako sa tinik. Tinik ng... Sabagay, yun yung pinaka-ano talaga, di ba? Ayun yung pinaka-goal eh, yung... Oo. Diba? Kasi iniisip ko talaga, hala, paano kung hindi namin makuha this year to, paano yung mga anak ko? Yung mga anak ko lang din naman kasi talaga yung iniisip ko. Dahil kung in case man, hindi ako ma-PR,
pwede naman kami bumalik ng Philippines, pero iniisip ko yung mga bata. Hindi, ano yun, application ni Daryl, eh ikaw, di ba, yung ano mo, yung pagka-graduate ko, di ba, magkakaroon pa ng open work permit? Principal sa PR, ako dependent niya. Yeah. Exchange naman kami this time. Dahil ako dati yung principal, siya naman yung dependent. So, ayun. And hindi ka, halimbawa, I mean, di ba, pagka-graduate mo, magkakaroon ka pa naman ng ano, di ba? Open work permit, di ba? Sana nga na mauna na. Gusto na nila mauna. Sino yung una? Kung sino yung mauna sa ano, sa dalawa? Oh, parang gano'n. Kung sakali, at least eh. Maraming bala yan eh. Maraming tinatago yan eh. Isang magazine pa yun nandito. Yun nga din yung minsan yung problema ko. Sabi ko kay Kuya Mark, Kuya Mark, may problema. Ano? Ang daming tumanggap sa akin ng trabaho. Wala akong mahanap na trabaho kasi ang daming sabay-sabay na tumanggap sa akin ng trabaho. Yun yung hindi bad side yung problem ko eh. So in case madumating sana yung problem na sabay yung application namin in case na sinuwak na. Diba? Tingnan natin. Hopefully. Good luck. Malapit na yan. Oo. Sana nga po. So, good luck and thank you so much, Joanne, for us sharing your story with us. Sana makatulong dun sa mga nag-iisip o makatulong din so yung sa mga nahihirapan pa na nandito. Mga rin, no? Kumbaga, hindi lang kayo yung nahihirapan, no? Kung hindi lang kayo. Kung yung pinagdadaanan nyo, di ba? Yan. Tawanan lang yung mga darating na yan. Kasi nga... At dahil dyan, teka lang, hindi ko napakita sa episode natin, last episode. Ayan, nandito na po yung t-shirt ng Spat Pinoy. Oh. Kung gusto nyo manalo ng t-shirt, panoorin nyo yung episode 1. Doon yung malalaman kung paano sumali dito. Yan, hindi pa kami nagdo-draw para doon sa mahiwagang t-shirt na yan. Mahiwagang t-shirt. Masali ba ako dyan? Magiging memorable yung t-shirt na yan kasi yun ang pinakauna nating ipamigay. First edition. Diba? Ipirmahan ni Mark yan. Joanne, bibigyan ka daw ni Mark, Joanne. Narinig mo yung Kuya Mark, ha? Ano? Maunahan pa kami ni Joanne, Mark. meron yan. Kapit-bahay. Marami to, marami. Siguro mga 100 pieces. Wow! Joke lang. Oy, John, thank you, ha? Thank you sa pag-share ng karanasan mo, ng naging buhay mo sa Canada at magiging buhay mo pa sa mga darating na araw. Pwede ba akong bumati? May nagpapabating isang viewer. Ito, idol yata, si Rice na naman nito. Si Chard Nicolas, taga dito siya sa Brampton. Hi, Chard Nicolas family dito sa Brampton. Nag-DM sa akin yan. Nanonood daw siya. See you. Okay. We'll end that episode there dahil ayun, ganun-ganun lang, lumipas na naman ang isang oras. Salamat sa mga nagtsagang tapusin ang aming episode. Huntahan, ang aming huntahan. Ang aming huntahan at kwentuhan. Yeah. Estrellas family, mga day. Estrellas family. Kung gusto niyo pong sundan yung buhay ng pamilya Estrellas, yan po mga day, no? Yung pwede niyo simulan sa simula para makita niyo po kung ano yung pinagdaanan nila. Kaya nasabi ko kung... nararamdaman ko yung kung gaano kahirap. Yeah. Turuan mo dapat si Joanne ng natin. Paano ba? Hindi pa nga natin ma-perfect-perfect eh. Oo. Pinoy. Okay. Spot! Okay, we'll see you guys in the next episode. Ito po ang... Spot! Pinoy! Thank you, Joanne. Subscribe now.